How to know God's will? Yan ang isa sa mga pinakamadalas na maitanong. Paano po ba nalalaman ko anong kalooban ng Panginoon para sa akin, para sa desisyon ko, para sa gagawin ko? At katatapos mo lang sagutin na yung isang nagtanong, may bago na namang nagtatanong dahil napakahalaga para sa atin na malaman ko anong kalooban ng Panginoon at ng maisa katuparan natin sa ating buhay. At yan ang ating sisikapin ngayong pag-aralan sa tulong ng Panginoon, how to know God's will. Mahalagang tanong, lalong-lalo sa mga anak ng Diyos na gustong sundin ang kalooban ng Panginoon, yung nadadala na sa kasusunod sa kanilang sariling estilo na puro mali ang inuuwian, at yung gusto talagang mapaayos ang buhay. First of all, to know God's will, know the Bible. 2 Timothy 3:16-17, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. The scriptures train God's servants to do all kinds of good deeds. Napakahalaga na kilalanin ang alam ng Biblia, yung tinuturo nito, upang mailapat sa buhay. But remember this, although scripture is God-breathed and inspired, we must contextualize. Every word is God's word, but not every word is for you, for your situation, right now. Hindi ko mo tama para kay Noah noon ay tama sa iyo ngayon. Hindi ko mo angkop sa mga babaeng taga-Korinto noon ay angkop sa iyo ngayon. Hindi ko mo ipinagawa sa mga pari noong unang panahon ay ipinapagawa sa iyo ngayon. Kaya hindi lang mahalaga na malaman ang laman ng Biblia, kundi malaman din ang konteksto, yung background, bakit ito itinuro, bakit ito ipinagagawa, at kailangan ibinabagay sa ating panahon. God's Word is inspired, instructive, even but in its context, to the specific recipient. Huwag natin kakalimutan na bagamat merong universal application ng mga katuraan sa Biblia, meron siyang orihinal na nagsulat o nagsalitat ng aral at may mga orihinal na tumanggap nito at ang tunay na mensahe ay para doon sa mga orihinal na nakinig. Ngayon, pwede tayong makisalo, pwede nating i-apply sa buhay natin kung ang kalagayan natin ngayon ay katulad sa diwa at spirito ng kalagayan ng mga unang nakatanggap ng mga katuroan. Hindi basta-basta kapupulot ng katuroan sa Biblia na sinabi libong taon na sa isang pamilya o isang grupo o isang bansa at i-apply mo sa buhay mo nang hindi pinag-aaralan kung magkapareho ba ng kanyang konteksto o kalalagyan. So God's Word is very correct in its specific time and circumstance, and the danger is in misapplying a teaching or a command that was not meant for you or for your situation. Situational ang mga turo dyan, talagang lalong-lalo yung mga letters, mga epistles. Meron talagang problema yung church na yon, may taong involved, sinasabihan nung sumulat kung anong dapat gawin, at hindi pwedeng basta i-apply mo na lang sa buhay mo ngayon yun. Kailangan tinitingnan mo, pareho ba ang kalagayan namin? Pareho ba yung espiritu o diwa ng problema para ma-apply ko itong diwa ng solusyon na ito? Reading and interpreting or applying verses out of context is the most common source of needless suffering from the Bible. Marami mga tao nagdurusan na hindi naman dapat kasi ang sinusunod ay utos na hindi naman sa kanya nakaukol. Marami rin ang mga nabibigo na tanggapin ang kanilang mga inaangkin na pangako ng Diyos kasi hindi naman sa kanila ipinangako, inaangkin nila. It is important to be guided by the Spirit to know when you will claim a promise, a specific promise given to specific people at specific contexts. It takes the Spirit to guide you kung pwede mo na i-claim yun ngayon. So there are such things as specific instructions and teachings, and there are those that though are specific could be universalized to be applied in many other situations. But a blind application of every verse to everyone, everywhere, every time could lead to needless suffering. It could lead to needless restriction and strife, needless struggle, and needless work. So we must read the Bible also as literature. Though we take it literally as the Word of God, the Bible also has its literary context. So marami diyang metaphors and symbolisms. Maraming talinghaga sa Biblia na hindi mo pwedeng literally i-apply mo sa iyong buhay. It is erroneous to insist on a literal reading always. Sabi ng Psalm 119:105, "Your word is a lamp that gives light wherever I walk."
Liwanag daw ang salita sa Biblia na nagbibigay liwanag kung saan man tayo naglalakad. Yung palang, simbolo na, metaphor, talinghaga na. Nakakita na ba kayo ng taong naglalakad sa dilim, binubuksan yung Biblia para lumiwanag yung dadaanan niya? That's a very literal reading that your word is a lamp unto my feet. So that already tells us na maraming reading, metaphorical, poetic, symbolic. Hindi pwedeng literal lahat ang basa natin. Kailangan marunong ka ng literature. Nakikita mo, symbolic ito. And out of this symbol, I can make this universal reading and application. Kaya marami pong nagdurusa dahil sa pagiging relihiyoso, dahil yung pagbabasa nila kuminsan ay hindi tugma sa kanilang pangangailangan at katotohanan, nagdurusa, tuloy sila. How to know God's will? Know natural law. God is the author and designer of nature. Sino pa ba ang lumikha ng langit at ng lupa, di ba't ang Diyos? Kaya't makikita mo sa mga patakaran, sa mga batas ng kalikasan, yung karakter ng Diyos na lumikha nito. Colossians 1:16, everything was created by Him, everything in heaven and on earth. Everything seen and unseen, including all forces and powers, and all rulers and authorities. All things were created by God's Son, and everything was made for Him. So lahat ng nakikita natin sa paligid, sa kalikasan, liban na lang yung winasak, pinilipit at sinira ng tao, lahat ng nakikita natin sa paligid, Diyos ang may likha. And the challenge now is to see, ito bang nakikita ko ngayon ay yung nilikha ng Diyos o yung natira na lang matapos wasakin o pilipitin ng tao. But understanding nature and natural law is a great way to understand God. Romans 1:20, God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. 1 Timothy 4:4, everything God created is good. And may we add, in its context. Lahat ng bagay may konteksto. May mga elemento ito, may mga sangkap na nakapaligid na nagbibigay ng kahulugan. Dapat bago mo kuhanin yung ganong kahulugan, tingnan mo muna kung yung mga sangkap na nakapaligid, eh, ganun din nga. Mahalaga. So we are to respect natural law. As much as possible, abide by natural law. What is God's will for you? That you should sleep 8 hours a day. What is natural for you? That you should sleep as much as possible at night. Kaya pinadilim ng Diyos yung gabi para kaantukin at matulog, pinaliwanag yung araw para kagising. Yan ang challenges ngayon ng mga taong nasa night shift, nagtatrabaho sa mga gabing oras, naapektuhan ng katawan. Kumisan, hindi mo naman napipili kasi yun lang ang choice mo sa pagtatrabaho para kakumita. But what must you do to minimize and mitigate its negative impact on your body, on your emotion, on your spirit? Kaya dapat yung natural law, alam natin. Romans 2:14, some people naturally obey the law's commands even though they don't have the law. So kahit daw wala ka nung nakasulat na utos ng Diyos, titignan mo lang yung kalikasan, marami ka ng utos niya na mababasa at mauunawa.